Hello mga guys, meron tayo ngayon dito Lenovo B470. Issue, walang power. So hindi nagpa-power. So tara, tirahin na natin. Saksak natin yung supply. Check muna natin yung supply kung may karga. Ayan, 20 volts. Testing. Wala. So, basic. Tayo ng basic muna. Pindutin si battery. Pindutin si power. Mga 30 seconds. Kaya para sigurado, 1 minute, hindi yun. Tapos, okay na yan. So, testing natin ngayon. Kahit hindi na natin kapit yung power, yung ano, yung battery. Hindi na natin kapit yan. So, wala pa rin response. Sabi raw, bigla na lang daw hindi gumana. Pero napansin ko siya. Napansin ko to. Magalaw tong jack. Ano? Magalaw oh. Napansin ko. So, hindi na natin titest rin dito yan. Tingin ko, kailangan na natin buksan. Medyo binibilisan ko lang ng konti kasi nakakaawa dun sa hospital. Boss. Ay. Dapit-dapit na, boss. Wala na yung ito nito. Nakakuha na ako kayo, Weng. Ayos na. Okay. Okay. Dalawang araw bago ako nakuha. Punta ko na lulit, apply. Ha? Offline, wala silang ano, hindi ma-process yung mga papel. Pag pangalawang araw ko pa, bulsaya pa ako, pinakaulit. Magkano nga yung kaya yung original 8 na? Ah, mga 8,000 yan. Yung plus A, yung sabi mo, ano nga I-expect? 7 yata o 6, mga ganun yun. Ganun yung kaya rin na. Tapos 3 to 5 days ang process. Ah. Tapos, nag-video ko lang yun. Hmm? Video ko pala ngayon. Shout out sa mga nanonood. Salamat kayo, Weng. Ah, sige, sige. Lang kayo, Weng. Okay, okay. Ay, yung ano pala kayo, Weng, yung sabi ni Totek, yung charger niya daw. Charger ng... laptop. Naibigay kasi ni Calpo. Wala. Wala pang binigay sa akin. Wala pang binigay. Baka nandun pa. Sige, kuya. Anong charger yun? Pang Apple? Okay, Weng. Na ano, yung bigla siyang nag-short circuit na ano, nasunog yung wire. Ah, okay. Di bali, ang next na gagawin natin ito, pagsaksak niya, sumasabog. Paano yung kuya, Weng? Pag ganun, bibili ng bagong ano? Hindi, kicheck pa yun. Kicheck pa? Oo. Ah. Ah, sige, kuya. Salamat kuya. Baka kaya pa, sige. Uy. May supply siya. Testing natin, mabilisan. Yun. Bakit siya walang power? Ang power nito. Ah, ang linya ng power ay ito nandito. Ito
natin yung 3.3. Asa? Hindi. Teka mo, gusto mo natin. So, pagdating dito sa positive lane niya, wala. Pero testing natin sa ibang ground. Wala. Wala. Pumapasok. Testin natin. Bunutin. Tapos, testin rin. Meron siya. 20.23. Ah, parang shorted ah. Okay. So, ibig sabihin, good tong anong ito. Tingin natin kung kumukonek sila dun sa isang ground na pinabit ko. Ayan o, kumonek siya. So, gawin natin 19 volts. O kaya, o 19, mga 19. Op, 20.5, masyado malaki. 19.1, pwede na yun. So, fire. Wow, walang shorted ah. Yun, meron. Bakit bigla nang po? So, baba natin ako. Yan. Naka, mataas yung shorted niya. Sabi na rin ay kita po magpupulong. May shorted guys. May shorted siya, papakita ko sa inyo kapag ginidikit ko. Ito, pag ginidikit ko rito. Kaya lang hindi ko lang masyadong matatagalan ha. Ayan o. Ayan, nakadikit. Tapos biglang aangat yan. Bala, wala. Nawala. Nawala yung ano niya. Pero kanina, umakit siya ng 4.5. Yung ano niya, yung ampere. Kaya hindi ko masyadong mapwersa eh.
Hindi ko matagalan ng diin eh. Pero may napansin ako, ayan o. Napansin niya? Ayan o. Ito. Ito. Ayan o. Ano ba ito? Tape lang? Ah, hindi. Wala ko putok eh. Tara, taga. Baka yung pagkarga natin ng ano, pagkarga natin ng supply. Na-disconnect na kaagad yung ano, na-disconnect na kaagad yung iPhone. Kabisado niyo po yung ano, yung Apple ID. Apo. Magkano po kaya? Ano pong nangyari po? Hindi, ano kasi yung logo lang? Oo, logo lang. Dala niyo po? Hindi, mamaya. Pwede. Apo, dala niyo po. Oo. Natin kung may pumapasok. Pag wala pa rin pumapasok, ibig sabihin, may shorted pa rin. Pero kung pumasok na siya, nag 20 volts na to, 19, ibig sabihin, okay. Posible na siya mag-on. Pero wala. Ibig sabihin, may shorted pa rin. Kaya lang, talaga natin kung talaga natin. 20 volts eh, may voltage. So ito parang kaya nahinala. So ang gagawin natin, mag-i-inject tayo, mag-voltage inject tayo dito sa may current sensor niya. Okay. Babaan lang natin. Subukan muna natin sa mababa. Thank you.
Hindi pa, teka lang, wait lang. Tapusin ko muna to, medyo... Sige. Nirarush lang. Ito, walang 3.3. Hindi naman narito kanina, wala siyang 3.3. Hindi yung na-shorted ko. Tignan natin kung ngayon ito. Pero pag salpak niya pa lang, wala siyang supply. Yun nga, may supply yan ha. Dun sa ano, yung tinesting natin yan, may supply. Pero pagdating dito, nawawala siya. So, ibig sabihin, hindi rin natin... Kailangan natin ibaligtad yung board. Kailangan natin masilip yung positive lane niya dun sa kabila. Kailangan naman ang susundan natin dyan. Bago siya pumunta rito, may dinaanan siya dun. Baklas, baklas.
pasok ha. Siya guys ha, pag sinasharted ko nakita ko na ano ba yan ito pag sinasharted ko rito sa positive lane niya sa 3.8 lumabas na yung sharted niya, lumabas na yung sharted niya, tapos ang umiinit sa kanya ito. Teka, lalagyan ko ng ano, lalagyan ko ng ating ano, heat sensor. Ito yung heat sensor natin eh. Hindi ko alam kung saan dito eh. Tapos connect natin para makita natin doon sa heat sensor kung saan yun. Ayun. 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 Teka. Nahirapan ako eh. Dalawa lang ang kamay ko eh. Ito parang ito, ariko ikaw parang ito eh, parang ito, kita ba? Subukan nga natin kung kita. Ayun, ito. Ito, ito. Ito. Yan. Nakita nyo ba? Ayan o. Ayan o, kita nyo. Kita nyo. O. So, yan ang shorted. So, check natin. Check natin yung shorted na yun kung may connection siya sa ground. Pero itong isa, kaya na hinala din ito. Kaya na hinala ito, maitim. Napansin nyo maitim? Ayan o. Kaya na hinala din ito. Thank you.
3.7. Pero mas sinala ako rito eh, itong brown na to eh. Kasi iba na yung kulay niya, hindi na pangkaraniwan yung kulay. Wala siyang nasunog. Mamaya malalaman natin pag inalis natin yung mahinit kanina. Hindi natin malalaman kung shorted to. Kasi minsan pag shorted ang isa, mandadamay eh. Kaya kailangan gamitan mo ng short killer para madaling matrace kung saan mismo yung umiinit talaga. Ah, nainit ang kape. Mainit pa pala yung kape ko. Okay na yan. Kanina kasi malapit dito sa may supply, tinry ko siya doon, tinry ko siya hanggang hindi naman shorted banda rito, nandito yung shorted. Pero doon may nag-i-indicate na shorted kanina yung capacitor, pero hindi muna ako nag-focus doon kasi kung shorted yun, umiinit ka agad yun. Hindi eh, nag-voltage inject ako doon, hindi naman yung uminit eh. Kaya nandito yun. Kaya ito yung nakita natin. Iuusog lang natin. Hindi naman ako nagtatanggal ng capacitor. Pag talagang wala lang mapaglagyan, yan. Pero kapag mayroon mapaglagyan, tinatabi ko lang doon sa tabi niya. Power na yan. Tignan natin kung papasok na yung supply ngayon. Alamigin lang natin konti. Kaya linisan ko muna yun.
Alam natin na talaga may kuryente. Ground, tapos na 20 volts. So, pagpak na natin. Tapos, makapak tayo ng ano. Hanapin natin yung 3.3 dun sa may power on-off switch line. Kita ba? Paganyan kita. Makita eh. Hindi ka, bago ba? Yan. Power na siya guys. Ito yung umikot. Ito umilaw. Okay na. Solve na yung problema. Dire-diretso na to. There we go. Today, oh Monday. Oh Monday, oh Monday. Kasi kanina yung nag-ano ko rito, kaya alam ko nandito yung problema, kaya hinahanap ko rito, kaya parte rito. Kasi kanina yung nag-voltage inject ako, wala akong naramdamang init dito. Dito may naramdaman ako. Pero yung ano niya, bago kumagat yung, I mean bago gumana yung shorted niya, tinaasan ko siya ng nasa around 4.2. Tapos 1.73 yung ano. Alam po mga 4.2 yun eh. Tapos 1.73 yung ampere. Ganun kasi ako mag ano, dinadaan-daan ko lang, hindi ko binibigla yung taas. Kasi yung 4 ampere mataas na rin yun eh. Pero compare sa 1 ampere, kung pagbabasihan sila, kasi nakabase rin ng magkasama kasi yan eh, voltage at amperahe. Kahit nasabi mo mataas ang voltage, mababa naman ang ampere. Equivalent din sa mababang voltage yun. Parang ganun kasi. Ayun, wala na siyang umiinit. Pero ito, syempre, natural na umiinit yan. Tsaka, dire-diretso siya, hindi pa siya namamatay. So, ang gagawin natin guys, kasi medyo rush to, i-testing ko na. Pero sasabihin ko na lang sa may-ari na obserbahan pa rin kasi kumbaga, minadali-minadali na kayusap lang para matulungan natin yung nasa hospital na kailangan ng record. Testing na muna natin isang beses pa uli rito na merong LCD, tapos buuin na natin. Guys, oh. Okay na, okay? Okay ba, okay? O, oh, ayan. Ayan. Dati, kakapi muna. Hindi ko na ipapakita guys na binubuo ko to. Kasi, para maiksi lang din ang video. Kasi, ang main point lang ng video natin, kung paano natin hinanap yung shorted o yung kung paano natin na-solve yung problema. Yun lang naman ang main ano rito eh. Yun lang naman ang main, kumbaga,
main focus na kailangan eh. Ayan, main focus, tama ba yung mga pinagsasabi ko? Ibig sabihin, ang main focus ng video kung paano natin sinolve yung problema. So hindi na natin siguro kailangan ipakita pa na binubuo ito. Ang malaga, nakita natin, walang power kanina, na-power natin, napagano natin, yun ang malaga. Tsaka huwag nyong kakalimutan yung mga point na kung saan tayo nakakita ng mga shorted, kasi possible din sa mga susunod, lalo na pag pare-parehong brand, minsan iisa lang din ang sintomas o iisa rin din yung lugar kung saan sila nagkakaproblema. Yun ang napansin ko eh. Kaya yun, kailangan tandaan natin yung mga ganitong sitwasyon. Ako minsan hindi na ako nag-iikot-ikot kung saan yung alam ko na talagang lagi nagkakaproblema, doon ko na pinipinpoint kaagad. Hindi na ako masyadong natalon. Saka lang ako tatalon pag kinik ko yung alam ko na nagkakaproblema na good. Doon ako lilipat, doon ako maghahanap ng iba. Ayun guys, sana nakatulong tong video na to sa mga bago. Sa mga bagong katulad ko. Oh, bago lang ako. Sana bagong luma, eh, no? Sana makatulong tayo sa kanila at sa iba at sa lahat. Sabi nga eh, more pics, less waste. So at least kahit papaano, makatulong tayo ng maliit sa kalikasan natin. Hindi tayo nakadagdag ng basura. At least ito, magagamit pa huli. Yung iba, pag talagang di na magawa, tapon na eh. Ayun, at shoutout sa mga tropa at mga master natin. At ingat-ingat tayo palagi. Ayun guys, salamat.